Ayan, itong pinag-demoan ko ng three-way switch nung nakaraan ay karton lang, dudrugin ko na sana. Kaso merong nagtanong sa isang grupo, na pro electrician na, pwede bang gamitan ng single switch as three-way switch? Sa totoo lang po, kung switch lang talaga na single, hindi gagana. Hindi ubra. Yung three-way switch ay double single pole, double throw. Ang single switch natin, yung may markang ganyan, ay single pole, single throw lang. Kung siya lang ang gagamitin mo as three-way switch, hindi gagana. Pero kung pipilitin talaga, may paraan. Dahil tayo electrician, siya po ay gagana. Kagaya niyan, naka-untong isa ko ngayon. Oh. Bago naka-off, buhay na yan. Pero hindi nakasindi ang ilaw. Pag inon ko dito sa uba, gumagana siya. Pag inop ko sa taas, gumagana siya. On ko ulit sa baba, kabilang posisyon naman ng switch, off ko sa taas. Yan ang three-way, yung single switch yan, pero gumagana na siya na three-way switch. Bali-babali-walain na natin yung marking niyang tuldok. Yung tanda niya na on tsaka off. Kasi ang purpose ng three-way switch sa mga hagdan, kasi aakit ka, sisindihan mo sa baba, pagdating mo sa taas, papatay mo yung ilaw. E paano kung yung may aakit ulit, sisindihan ulit sa baba, pagdating sa taas, papatay mo ulit ilaw. Yun po ang purpose ng three-way switch. Ganun din sa pagbaba, sisindihan, papatayin, may baba ulit, sisindihan ulit, papatayin ulit, sisindihan ulit, papatayin ulit. O pwede rin dito patayin, patay sindi. Pwede rin dito patay sindi. Iwanan ko sa on position tong switch na to. Off ko dito. On, off, on, off. Off ko yan. Off, on, off, on. Yan ang three-way switch. Pero yan ay single switch. Ngayon babalik na rin ko para makita natin kung anong ginawa ko. Hindi po yan basta switch lang. Meron akong nilagay para mapagana na three-way switch ang single switch. Ayan ang kanyang itsura ng nakabaligtad. Minodify ko lang yung three-way switch noon. Disregard na yung mga guwit. Pero ayan ang gumawa ng trabaho. Yan dalawang relay na yan. Yan ay parehas 220 volt relay. Isang Omni, isang RS. Bago ang switch natin ay single switch lang. Saan po kung makikita nyo yung kanyang marking. Single pole, single throw lang siya. Hindi ka mukha ng ating three-way switch. Ayan. Makita nyo, meron siyang 0-1-3. Ayan. Magkakaiba yung kanyang linya. Single pole, double throw. Ganun lang din ang ginawa ko. Kunin ko diagram ko. Ayan. Yan ang aking diagram. Yung ilaw natin. Ito yung source natin. Ganun pa rin ang ginawa natin sa ilaw ko. Pares lang ng three-way switch. Punta siya sa common. Bago yung normally closed tsaka normally open ng relay. Itong naka-green na box relay yan. Mag-asawa lang siya. Ganun. Pwede siyang magkabaligtad. Bago yung isa, pumunta sa diretso sa 220. Ganun-ganun lang din yung pag nag-wiring ng three-way switch. Pero ito ay relay. Para siyang dekuryenteng three-way switch lang. Yung switch 1 tsaka switch 2 diretso sa isang line para i-energize ang coil ng relay. Tigis ang switch. Hindi siya not connected yan. Pupunta sa relay 1, switch 1, switch 2, relay 2. Bago nakadirect lang din yung kanyang isang coil sa ating tutuwet, sa ating source. Ganun lang po ang aking ginawa. Yan, kung makikita natin yan. Ito yung dumaretso sa ilaw. Ito yung dumaretso sa switch. Papunta sa isang coil. Ganun din yung isa, yung itim na wire. Papunta sa isang coil. Ngayon, ito ay
hindi practical yung gagawin nyo sa inyong bahay. Maring magamit ito sa exam, na-exam kayo sa pagiging electrician o sa trabaho, may kinalaman sa kuryente. Ito ay matatawag na nating control kasi gumamit na tayo ng relay. Pagtingin na natin, saksak ko lang siya. Okay, nasaksak na. Pakunin ko lang ang breaker. Ayan, naka-on. Sumindi na. Naka-on na. Dito sa aking saksakan, ayan. Meron siyang 3.9 watt sa wattmeter ko. Papatayin ko isang switch. Ito switch. Ayan, namatay na ang ating ilaw. Ayan. 1.8 watt. Bakit? Kasi buhay itong switch na to. Patay yung isa. Ang wattage na yan ay sa isang relay. Ibig sabihin, buhay ang relay 1. Kaya siya hindi practical. Pero kung walang-wala, pwede talaga ubra. Tayong gawa ng paraan dahil tayo electrician. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa video na to. Yun lang po.